Hello everyone! Ako nga pala si Cesar John Varela or CJ in short. Ngayong araw na ito, papaliwanag ko sa inyo yung apat na dahilan bakit nga ba natin kailangan pumasok sa ganitong business or industriya kagaya ng N-word kahit na nag-aaral pa lamang tayo. So sa mga magulang na pinapanood itong video na ito, papaliwanag ko sa inyo yung apat na dahilan bakit nga ba natin kailangan ipasok ang ating mga anak sa ganitong business or industriya kagaya ng N-word kahit na nag-aaral pa lamang sila or sa mula nilang edad. So once again, bago ko simulan yung topic natin, pakilala ko muna ako. I'm Cesar John G. Varela, or CJ in short, 18 years old, student, at the same time, business coach and business mentor. Kwento ko lang po sa inyo yung storya ko, paano ba ako na-involve sa ganitong negosyo. Ako po kasi yung typical na estudyante na naka-mindset po ako sa pag-aaral. Ako din po yung typical na Pilipino or estudyante na very negative sa ganitong industriya. Kasi bakit po? Ang alam ko po kasi sa ganitong negosyo, kalokohan, scam, pyramiding, benta-benta, tsaka marami din po narinig sa mga kaibigan ko na about na hindi maganda sa ganitong industriya. Pero buti na lang may isang mentor, coach, at isang tao na namulit sa akin, maray po na masahan ng ganitong industriya. Kung gano'n po ba siya kaganda. So, yun, nakidulit-kulit niya ako. So, buti na lang, naniwala po ako sa kanya. And nakakatuwa dahil po sa ganitong business, nagbago po yung pananaw ko sa buhay, nagkaroon po ako ng magandang pag-iisip, nabigyan po ako ng tamang impormasyon para maging successful sa buhay. Nakakatuwa dahil po sa tinuro sa akin ng aking mentor, coach, tsaka business partners, nagkaroon po din ng magandang resulta sa ganitong business. In fact, kahit po nag-aaral pa lang po ako, estudyante, part-timer, ay nagawa ko din po kumita ng daang-daang libo sa ganitong negosyo. And besides that, hindi na rin po pabigat sa aking mga magulang sa gobyerno kasi nakakatulong na po ako sa kanila. Minsan, ako na rin po nagpo-provide sa aming daily needs, pambayad ng bill. Now, ituturo ko naman sa inyo yung apat na advantages once na pumasok po tayo sa ganitong industriya. Ano ba yung fantastic future natin once na ginawa po natin yung ganitong klase ng negosyo? Actually, sa ganitong klase ng negosyo, marami na po naging successful, marami na po na mag-travel abroad, tsaka marami na rin po umaman sa ganitong business. So ano ba yung mga advantages na yan? Magsimula pa tayo sa client mindset. Maganda po kasi sa N-word, marami na pong successful, marami na pong umaman, at saka marami na pong mentors na gagabay sa atin paano ba gawin yung negosyo ng tama. Naniniwala po sa kasabihan na ang tunay po na successful, wala po yun sa dami ng salapi. Kung hindi, sa dami na po ng nalalaman, paano ba gawin yung negosyo ng tama? Tulad ko po, estudyante po ako. Ang mindset ko po dati, pasok, aral, pasok, dota, pasok, basketball. Ngayon po, nakakatuwa because of this business. Ngayon, aral, negosyo, aral, negosyo. Bottom line, yung office ko po, nagiging productive na po. And besides that, hindi na rin po pabigat sa aking pamilya kasi nakakatulong po ako sa gobyerno. Kaya maganda po pasukin itong ganitong negosyo. Simply because, bukod sa right mindset, magkakaroon po tayo ng law of leverage. Ano po yung law of leverage? Ito po yung mga ginagamit ng mga millionaires, ng mga successful businessman. Bakit po sa loob yung mayaman na yung mayaman? Law of leverage. The ability to multiply yourself, your time, and your effort through other people. Kaya mga mommies, mga daddies, I encourage you po na ipasok niyo po sa ganitong business yung mga anak po ninyo. Kasi bakit po? We have the right system. Katulad ko po, estudyante pa lang po, part-timer. Pero nakakatuwa because of the system of leverage, ay nagawa ko na din po kumita at maging successful sa ganitong negosyo. Dati, umasa lang po sa mga magulang ko, humingi lang po ako ng mga baon. Pero because of the system, hindi na po naging isang nila ng baon. So balang araw, pag pinasok na po yung mga anak niya po sa ganitong business, magiging successful din po sila. Katulad ng karamihan dito sa N-word. Ang pangatlo namang advantage once na nag-join mo sa ganitong industry is yung tinatawag na you own a global franchise business. So, ano po bang ibig sabihin yan? Once na nag-join mo sa ganitong business or industry, automatically you have a chance to own a franchise business all over the world. Ibig sabihin yan, kahit estudyante ka, part-timer ka, nasa Pilipinas ka, o pwede ka mag-franchise ng business mo all over the world. Sa abroad, sa Canada, sa Dubai, and etc. Example, ako na lang po. Estudyante po ako, part-timer, nasa Pilipinas po ako. Pero may mga distributor po ako
sa Canada, sa Hong Kong, tsaka sa Dubai. So meaning kahit nag-aaral po ako, meron po ako mga global business na pwede ko pakinabangan lifetime. Kaya mga mommies, mga daddies, ito yung naging an opportunity para sa mga anak ninyo. Ang pangapat naman po na advantage is yung tinatawag na you can help other people or build legacy. So, ano ba ibig sabihin yan? Sa negosyo po natin, habang nagiging successful ka, habang yumayaman ka, marami ka natutulungan ng ibang tao. And besides that, pwede mo pamanahan yung mga mahal mo sa buhay. Or yung tinatawag na legacy. So, sa kabuuan, nakita ninyo na hindi lang pala products, hindi lang pala negosyo ang in-offer namin sa inyo. Kung hindi yung dapat yung natawang mindset, makapag-leverage kayo, magkaroon ng global business, at saka pwede kang makatulong sa ibang tao. So, once again, I'm CJ Varela na nagsasabi na kung nagawa ko, magagawa mo din. So, dito pa naman sa Toyota Audit, dito sa UN Avenue, Manila. Invite namin si CJ. So, mamaya papasok ko kami dyan para tinuhan niya, presentahan niya ng mga ahente ng sakyat. So, ito si CJ, magde-demo siya ng negosyo ng N-World. So, anong masasabi mo kuya? Hindi ka ba kinakabahan na magdemo sa mga magaganda, magagaling na ahente ng Toyota? Hindi ko hindi, kasi naniniwala ako na ang N-word kasi isang good news po kasi ito. Naniniwala po ako na pag ang isang good news pwede nyo po share sa ibang tao, hindi mo ang magkakasala. So ito po ginagawa natin sa mga kanito ng mga Toyota. Sharing lang po ito guys, sharing lang po ito ng saan baka pwede yung mga tulong sa kanila in the future. So, pasok na tayo at pasok na kami dito sa room ng Toyota. Hello. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, sir. Nandiyan ba si Joshua? Sino ba? Joshua. Joshua Libres. Ah, Libres. Ah, sa group 5, sir. Ay, group 5. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Evening after and spot. Your car is very good, sir. Nakakatawa na, sir. Tsaka, sir, By the way, sir, saan bigat na ng flyers, sir, no? Kung sakaling may nababasa ka sa bahay, sir, baka may kilala ka, sir, ano yung tulang natin. Ganyan ka na, sir, yung flyers po natin, sir. Kaya yung mga produkto namin, sir, nakakatawa dyan, sir, sa mga produkto namin, ISO, GMP, at yung FSR, sir. Sabihin niya, sir, kung dami ng pagbuo. At higit sa lahat, sir, ISO. Ano ba yung FSR ng ISO, sir? World Class Standard. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. So today, nandito kami ngayon sa Toyota Otis UN Avenue para pick up ng aking bago na sakyan. Dati, hindi mo in-expect na sa mga edad at may very young age is makakapagawa ng bago sa sakyan because of this business. Kasi dati, akala ko kasi ang mga makakabili ng mga sasakyan mga anak na sa pag-aaral, managers, supervisors, even yung mga bigyan ng business plan. Pero because of this business, because of N-World, inataw, tinoto, demo, and yung usok at akalain na pati pala estudyante pwede magkaroon ng resulta sa N-World. So,
So, ayan. Ito na po yung katas ng N-word. Katas ng paghihirap, sakripisyo, hard work, late nights, demo sa labas, demo dyan, demo dito, demo doon. So, ito na po yung ano yung resulta natin sa N-word. We have brand new videos. Because of N-word, imagine, because of N-word, nakaroon na bago sa sakyan. Hindi ko pagbago natin sa sakyan. So, grabe. Yan. So, anong masasabi mo CJ? At ito na yung ano, bago mong sasakyan. Grabe, hindi ako makapaniwala na sa mura kong edad, ginawa ko lang ng family negosyo. Naniwala lang ako sa upline ko, si Cesar Varela. Grabe, so, with his guidance, is talaga nagkaroon ng ganun resulta sa business natin. No? So sa mga entrepreneurs, sa mga distributors sa Isabela, Grabe yung mga pinipinas. Ah, nakasakay ka na sa brand new Vios. Ang bango ng bagong kotse. Imagine mo yung ano, yung pinaghirapan mo na nagkaroon ng resulta because of this business. Grabe, bagong-bago. Grabe. Brand new Vios.